So video na ito, magbibigay ako ng 5 tips on how to develop pieces quickly. Part 3 na ito ng paano manalo sa chess for beginner. At ang pag-uusapan natin ngayon ay rapid development of pieces. So ang rapid development ng pieces ay one of the basic principles ng chess. At ang goal nito ay maging advantage sa position. At para magawa yan, your pieces have to be developed properly. So develop as quickly as possible. Kasi ang player na mas mabilis mag-develop ng pieces ay mas ahead sa development. So sa video na ito, magbibigay ako ng 5 tips on how to develop pieces quickly. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga videos na i-upload ko. Okay, so ang first tip is control the central squares. So kung hindi mo pa napapanood ang video na paano manalo sa chess part 2, lalagay ko dito sa taas ang link ng video. Panoorin mo na lang para mas maintindihan natin kung paano ba i-control yung center. Sa first tip nga ng rapid development of chess pieces ay kailangan ma-control natin yung itong central squares. Ang dalawang most popular opening sa chess ay e4 saka d4. So, and tip number 2, kailangan ma-develop natin ang pieces natin towards the center of the board. Ideally, kailangan yung piyesa natin sa chess ay mailagay natin dito sa pwesto ang pawn, e4 saka d4, ang knights. Yan. So ideally, ganyan yung magandang position ng piyesa natin, ng pawns, knights, and bishops. And then yung castling natin, yan, sa king side, and yung queen, either d2 o kaya e2. Tapos yung rook naman natin, e1 saka d1. Mas maganda raw na unahin nating i-develop yung knight natin bago ang bishop. And yung rook, ilagay daw natin sa open file or semi-open file. Ang rook, hindi siya talaga nilalabas during opening phase. So nabanggit ko nga na ito yung ideal na position sa pag-develop ng pieces, pero siyempre pwedeng maiba yan o maiiba yan depende sa moves ng kalaban. For example, kung susundin ng white and black player ang basic principles, ganito ang pwedeng mangyari sa position. So ibig sabihin, hindi na magagawa ang position na ito, pero okay lang kasi nade-develop pa rin naman ang pieces natin dito sa position na ito at nako-control din ang center. Sa pag-develop ng pieces, ito kasi yung central squares. Yan. So, na-achieve natin yan. Na-occupy natin yung center. And na ilagay natin yung pieces natin towards the center. So, ang bishop, nakatutok siya dyan. Okay. Ito. Ganun din to. Yung knight. Yan. So, ibig sabihin, hindi lang natin na-control yung center, na-develop pa natin yung pieces natin. So, very active yung piece natin. Number 3 ay do not move queen out early in the game. So, wag daw nating ilabas ang queen ng maaga kasi kapag gagawin natin yan, magiging number 1 target lang ang queen natin. Actually, itong paglabas ng queen, ito madalas na itinitira ng beginner. E4, E5, ito, queen, H5. Yan. So, target niya, ito, saka ito. Okay? Then, sa black, ito. Then, sa white, bishop C4. So, target niya talagang matihin. Ito yung madalas na opening ng beginner. Pero, kapag yung black marunong, yari ka. Kasi matetempuan ka lang. Kapag beginner ang black, pwede niyang itira to.
Yan, mamamate ng white. Yan. So, yan yung tinatawag na scholar's mate. Pero hindi recommended na ito yung gawin ng white kasi nga sa principles ng opening o rapid development of pieces, huwag nating ilalabas ng maagang queen kasi magiging target lang yan. Kasi kung marunong ang black, ito lang ang ititira niya. So saan yan ibabalik dito? Saan yan ititira? Dito. So may prone sa attack talaga yan. Ibig sabihin, sayang lang yung tira ng white nung nilabas niya yung queen, sayang lang kasi kung marunong ang kalaban, aatras lang yan na tempohan. So imbis na makapag-develop ang white, imbis na ma-develop ang knight dito or ma-develop dito yung knight sa c3, dahil nilabas niya yung queen, wala, hindi niya nagawang makapag-develop ng minor pieces at mauunahan pa siya ng black. Makakapag-castling agad and so may possible threat pa na knight d4 and etong c2 possible na ma-attack din and possible din na makapunta dito ang bishop sa g4, so possible na ma-attack ulit itong queen. So sayang lang yung tira, kaya hindi recommended na i-move ang queen ng maaga kasi mata-target lang yan, sayang yung tira. Another example ay yung nangyari sa movie na Queen's Gambit. Ito yung laro ni Elizabeth Harmon against Shybel. Si Shybel white dito at si Elizabeth Harmon naman ay black player. So nangyari itong laro na to nung bata pa lang si Elizabeth Harmon. Ito yung panahon na nag-aaral pa lang siya mag-chess. Okay? So ang tira ni Shybel ay e4. Tumira si Elizabeth Harmon ng e6, d4, g6, knight f3, queen f6. Okay? So, dito tumira si Shybel ng bishop d3. And then tumira si Elizabeth Harmon ng bishop g7. At dahil dyan, nakita ni Shybel itong bishop g5. So, kung makikita natin, mapapansin natin na nakulong ang queen. Wala na sa mapuntahan. Lugi. Okay? So, makakain na dito ang queen. Alright. So, ibig sabihin, kapag halimbawa ilalabas natin ng maaga ang queen natin, there is a danger na makakain yan or matetempohan o makukulong. Okay? So, instead na ilabas natin ang queen ng maaga, i-develop na lang natin ang minor pieces natin na knights and bishop. Okay? Number 4. Do not move the same piece more than once in the opening without good reason. So ano ba ang mga good reasons para i-move natin ang pyesa natin ng dalawang beses o higit pa? Yan ay kung inatake yung pyesa natin. For example, sa tira na ito, sa Roy Lopez opening, yan. So kapag tumira dito ang kalaban, ibig sabihin, inatake ang bishop natin. So, ibig sabihin, kailangan nating i-move itong pyesa na to, itong bishop, kahit na na-move natin yan, kailangan nating mag-react. So, kailangan nating i-move ulit para hindi makain. At kapag inatake ulit yan, kailangan ulit nating umatras. So, yan yung isa sa good reason para i-move natin ang the same piece more than once. Another reason is, kung bad move yung kalaban, for example dito, inatake natin to at hindi nag-react yung kalaban, hindi niya yung dinepensahan, instead tinira lang ang bishop dito, so bad move yan. Dahil bad move ang kalaban, okay lang na i-move ulit natin itong knight para kainin itong pawn. Okay? Number 5, castle early. So, napaka-importante na makapag-castling tayo ng maaga para ma-ensure na safe ang king natin. Magbibigay ako ng example ng isang game. Ang larong ito ay isang game ni Greco noong year 1625. So, napakatagal na, pero alam nyo, itong si Greco ay isang Italian player at siyang itinuturing na strongest player of his time. So, white
player sa dito at tingnan natin kung ano ba ang nangyari. So Greco played e4, kadaban nag e5, knight f3, knight c6, bishop c4, so Gioco Piano, bishop c5, c3. So dito sa c3, ang intention niya ay makipagdigma agad sa center. Gusto niyang kunin agad yung center pawn. Then yung kalaban niya nag knight f6. So inatake niya to yung e4. Okay? Then yun na nga, tinira ni Greco ang d4 and e takes d4, c takes d4, then bishop b4 check. Okay? And meron ding threat dito. So dahil dyan, ang ginawa ni Greco, knight c3 siya. Okay? So papansin natin, may threat dito. Kapag kinain ng black yan, hindi niya makakain doon kasi open check. So nag knight takes e4 nga, hindi makain ni Greco. Ang ginawa niya, nag-castling lang. So makikita natin, ginawa ni Greco, nag-castling siya ng maaga. And makikita natin, one pawn down siya. Pero tingnan natin kung anong mangyayari dito. Ang ginawa, nag knight takes c3. So lamang na ng one pawn. So b takes c3, bishop c3. So makikita natin dito na although lamang ng pawn ang black at may target siya dito, target niya na makain itong rook. Pero kung mapapansin natin, hindi safe ang king. Hindi pa siya nakapag-casting at open. Open dito and open din yan. So kahit lamang siya, may compensation kasi prone sa attack. So ang ginawa ni Greco, nag queen b3. So atake dito and atake doon. Okay? Pero ang kalaban ni Greco, hindi niya pinansin yan. Ang ginawa niya, kinain niya itong rook. So sayang daw eh. Material na rin yun. Rook din yun. Malaki-laking value. Pero hindi niya na, hindi napansin ng black yung danger dito. Okay? So ginawa ni Greco, bishop takes f7 check. King f8, bishop g5, so attack sa queen, hinarangan, knight e7, knight e5. So hindi kinain ni Greco ito kasi mas pinrioritize niya na possible na mamamatay niya talaga yung black. Kaya nag-knight e5 na lang instead na kainin. Ngayon, kalaban naman niya, nagpakasarap sa pagkain. Masyadong greedy. So tandaan natin sa paglalaro ng chess, huwag masyadong greedy. Tingnan natin kung ano ba yung nangyayari sa kabuuang laro bago tayo maging greedy. So hindi niya pinansin yung danger dito kanina pa. Okay? So pagkakain ng d4, so ang goal talaga ng white player dito ay makapag nakikita niya talaga na merong mating attack. Okay? So bishop g6 siya. So makikita natin may threat ng mate. So para hindi mamatay, hinarangan ng kalaban niya pero merong queen f3 check. So target na naman 'yon. Okay? And then ang ginawa ng kalaban niya ay nag bishop f5. Okay, so hinarangan. Bishop takes f5 lang, nag bishop takes e5. Bishop e6 lang si Greco, check. So discovered check. So hinarangan niya bishop f6. So ang ginawa ni Greco, kinain lang bishop check. Bishop takes f6. So nag king e8 yung kalaban ni Greco and ginawa ni Greco bishop takes g7 lang. And pass may mating threat na naman. So dito nag-resign na yung kalaban niya kasi useless kapag ilalagay diyan.
So kakainin lang yan, checkmate pa rin. Okay? So dito makikita natin, matututunan natin na huwag natin pabayaan yung safety ng king natin. As much as possible, habang maaga, makapag-castling tayo. So, part ang pagka-castling ng development ng pieces natin. Okay? So, yung kanina, instead na kinain ng, di ba kinain yun, nag-castling si Greco. So, instead na knight takes c3, ang maganda dapat na ginawa ng black dito ay bishop takes c3 lang. So, b takes c3, d5 lang dapat. Then, bishop d3, so castling. So, ganyan lang dapat. So, makikita natin na safe yung king. So, masyadong naging greedy yung kalaban ni ano ni Greco. Kain siya ng kain. Kinain ng pawn, kinain ng rook. Okay. So, to summarize, ang 5 tips na naibigay ko para sa rapid development of pieces ay number 1, control the central squares. Number 2, develop your pieces towards the center of the board. Number 3, do not move queen out early in the game. Number 4, do not move the same piece more than once in the opening without good reason. Number 5, castle early. Actually, marami pang tips para sa rapid development of pieces and para sa improvement ng laro natin. Pero itong 5 na to, kapag nagawa natin, malaking tulong na ito para sa atin. So kung meron akong items na hindi naisama dito sa video na ito na makakatulong sa iba, please comment below para at least may share din natin sa iba, okay? So yun lang po, maraming salamat sa panonood and see you in my next video. Don't forget to subscribe and like this video, okay? Thank you and have a nice day. God bless!